So welcome back mga kabossing, this is your Big Boss. And nandito na naman tayo sa isang episode kung saan introduce ko sa inyo kung ano yung binili ko. So ito yung Sabin Tech. Ito yung smart mic na binanggit ko nakaraan. And i-unbox natin siya ngayon. So hindi ko pa siya in-unbox, binili ko siya last January and hindi ko pa siya binubuksan. So naka-seal pa siya, sealed. So Sabin Tech, ito yung smart mic na worth 6,627 pesos. And according sa mga reviews, maganda siya. I-sync mo lang yung mare-record mo dito. So basta sa mga ano, sa mga reviews, maganda ang feedback nila. Tsaka talaga may noise cancellation. Kasi may nakita akong review, 39 yan, na naka-on ito, naka-record. And then nag-volume up siya ng music. And then talagang maririnig mo lang yung boses lang. Hindi mo marinig yung music. Ganun siya kabangis. Kaya nag-decide ako to get one. And bubuksan natin siya ngayon. Okay? So tingnan natin, tingnan nyo. This is the Sabin Tech. So, unbox natin. Inantay ko ang opportunity na to na buksan siya para makita nyo rin ang laman. So, mga interested, yung mga nag-vlog, moto-vlog, sa, ginagamit nga to sa mga journalists. Ginagamit nila. Nakita ko din. Maganda siya. So, ibig sabihin, ano siya? Maganda yung ratings product na to. And nabili ko to sa Lazada. Yun, buksan natin. Okay, para makita nyo yung laman. Whew! Madaling araw na. Patayong tulog doon. Patayong pambukas. Unbox tayo, wala tayong gunting. Magaling. Agating ko na ba to? Gusto nyo bang agating ko to? Sikapagating ko to. Walang pambukas. Fresh from the supot. So ito na yun. Wow. Hindi ko alam paano banggitin eh. Sabinitik. Or Sabintik. Basta Sabinitik. Sabinitik. Sabin Tech. Ganda eh. Ganda ng packaging niya. Promise. Maganda. Parang alam mo talagang mamahalin siya. Hindi kagaya ng bibili ka ng mga items na parang sa lagayan pa lang wala ng quality. Ilagay ko ang link sa description sa baba para yun, ibigay ko sa inyo. Share ko din. Kasi nakuha ko lang din to sa isang review video. Ilagay ko rin yung ano niya. Salamat talaga, bossing. Sobrang thumbs up ako dun sa review mo nito. Malaking tulong kasi siya, motovlogger yun eh, motovlogger. Tapos, na totoo nga talaga na malaki ang impact sa viewers kapag maganda ang audio ng video. Pag hindi maganda ang audio, ano, nakaka-ano mo yan, less attractive yung video. Eh, paano na lang kung maganda ang audio? Kahit anong idaldal mo, anything under the sun. Pero kapag maganda ang audio, talagang it catches attention. So, yun. Isa yun sa mga bagay na nagprosige sa akin na to get one. Although pricey siya, expensive. 6,600 plus for a recording, ano, tawag nito, recording gadget. Recorder. Okay, so buksan na natin. Gusto ko kasing i-share sa inyo para at least makatulong din ako sa iba ng mga nagva-vlog na kung anong laman nito pag bumili sila. Ayan, mga bossing. Sabin Tech. Oh, so ito na agad yung 8. Maliit lang siya. Ayan na. Sabin Tech. Focus. Hindi ata nagpo-focus to eh. Sa akin lang ito nagpo-focus. Ayun, ganda siya. Ah, may charging ano siya. Ito yung laman. Ito mismo yung item. So, ganito lang siya kaliit. Yan yung ginagawa nila, ganyan. Gayaan lang natin. Parang ano ba, yung beauty products. Well, basta yan. Balit lang siya. Kasing laki lang siya nito. Tapos, ito yung pang-ipit niya. So, ang nangyayari, parang dito ata ito. Dito ba siya lalagay? Ganyan siya. Napansin mo, pag ano, pag nag-record niya, dito siya nakalagay. Ito mismong nakuha natin. Ganito lang siya kaliit. Okay, baba natin. Yun, meron siya mga accessories. Yun. Ah, meron siyang ano? Ano nga ito? Cut eye? Hindi.
yung pang cancel lang. Yun o, yung mabalahibo. Ah, dito yung pinaka, dito mo siya ikakabit. Cut eye, tatay. Cut eye. Cut here? Cut here. Cut here? Basta ilagay ko na lang yung pangalan niyo. Sa, basta cut. May cut to. May garter siya. Pero siyang talaga, makapal talaga siya. Hindi talaga makapasok yung hangin nito. Matanggal talaga yung hangin niya. Ito talaga yung problema pag, oh shoot, napindot ko. Ito talaga yung problema pag bagong bili. Kasi ingat na ingat ka pa. Ayaw mo siyang, alam mo yun, ayaw mo siyang magasgasan. Dahan-dahan pa yung pagpasok ng ano mo. Ayan. Yan. Yan yung itsura niya. Pag nilagay mo. Okay? Pangtanggal to ng hangin. Wind noise. Tsaka pag nagsalita ka, walang hangin. Ito yan. Tudan! Okay. Meron siyang charging cable. Ito yung ginagamit sa mga phone. Meron din siyang muffler ba tawag nito? Basta ito. Yung foam. Ito talaga yung ginagamit. Usually. Yan siya. Ganun. Okay. Lagay ko na lang siya. Dito siya ilalagay kasi ito. Dito mo ilalagay yung charging cable eh. And meron siyang headset para direct mo siyang maririnig. Direct mo siyang, para pang ano lang to, pang kanan. Yan, para naririnig mo rin yung recording mo at the same time habang nagre-record ka. Pang kanan lang siya, hindi siya pwede pang kaliwa. Smart mic. Please download and install the Smart Mic app. Yan pala, pag bumili ka nito, kailangan mong i-download yung Smart Mic app. Aking list, so ito, Smart Mic Plus. Ito na mismo, Smart Mic Plus 1, Smart Mic Plus 1, the charging cable, and the manual, this is the manual, itong hawa ko. ito pala yung pangalan niya. Ang tawag dito, windshield. Yan, ang tawag nito, windshield. And then, andito ang the Smart Mic Quick Start Guide. Paano siya gamitin? Parang nandito lahat yung iba-ibang modes. Paano mo siya gamitin? Okay? Explore na lang natin as we go along. Gagamitin natin siya. Yan o. Marami dito. Recording mode. Merong vlog mode. At ito na to. Using the Smart Mic app. Quick Start Guide. Itong manual. Yung mismong Smart Mic Plus. This one. And then headset niya. This one. May pangalan to. Ito. Yung windshield mismo. And then the charging cable. So, yun, nabuksan na natin. Grabe kong antay nito. At ngayon ko pa talaga siya in-unbox ng alas 4 ng madaling araw. Kasi, tahimik na. Walang nang gugulo. Nabuksan na natin. So, yun lang mga kabossing. Ito yung laman ng ating Smart Mic. This one. Yung laman niya. So, mga interested, pwede kayong tumingin sa mga reviews. Grabe naman yung pusa na yan. Tumaiming talaga yung pusa. No? Ang galing. Magaling. Palpak! Mayroong pusa. Please naman, huwag na kayo maingay, bebe. So yun, sa mga interested, sa mga nagba-vlog, I highly recommend this one kahit hindi ko pa siya nagagamit. Yun, binato na. Narinig ko, binato. Sa mga interested na motovloggers, everyday vloggers, and yung specifically met motovlogger kasi binili ko to para sa motovlog. Ang ginagawa kasi ito, pwede mo siyang ikabit sa gilid ng helmet mo. Then lalagyan mo lang siya ng windshield. And then isi-sync mo na lang yung audio recording mo dito doon sa video mo sa GoPro mo or action camera mo. Nakuha ko din yung technique doon sa review, yung papalakpak ka. Kasi yung lalabas doon sa audio recording yung pag spike ng sound ng clap. The same thing doon sa audio ng action camera. Gumagamit ka man ng GoPro. Sa case natin, yung binili nating GoPro Hero 10. Mag-spike siya. So, doon mo siya masisync yung dalawang audio. So, pwede mo na lang i-delete yung audio ng GoPro kasi magiging maingay yun. Kasi wala nga siyang adapter mic. Wala siyang, gamit lang yung external mic. So, magiging masyadong malakas yung hangin. Windy masyado yung boses mo. So, ito, dito ka kukuha ng audio mo. Ng mga pinagsasabi mo. So, susubukan natin siya. And, abangan nyo lang sa next video. Kasi, may
kinausap na ako at papahiramin niya tayo ng motor niya, Yamaha R3, 320cc na Yamaha. And kung hindi na siya busy, yung kaibigan natin na yun, gagamitin natin to plus yung GoPro at sa ating mahiwagang helmet. So yun lang mga kabossing, I hope ma-encourage kayo na bumili and watch out for the next video para malaman natin kung gaano kaganda yung audio ng smart mic and gaano kaganda yung quality ng GoPro Hero 10 video quality. Inaabangan ko talaga yung stabilization. Gusto ko talagang i-test yung stabilization ng GoPro Hero 10. So yun lang mga kabossing, I hope nagustuhan niyo yung video. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Thank you for supporting our channel. Be safe, be COVID-free, and kita-kits tayo sa next video.